Largo. Malapit na magsimula ang ating online children's church. Kaunting paalala, iwasan muna natin maglaro at mag-ingay habang nag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag din kalimutan magdala ng 3 Bs. Bible, ballpen, at booknote. Oh, malapit na pala tayong magsimula. Children's Church will start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magandang umaga, mga bata! Welcome to Online Children's Church! Ayan, pero bago yan, tatanungin muna namin kayo kung natatandaan nyo ba kung ano yung naging lesson natin last week? Ito ay tungkol sa dalawang disipulong nagkasala sa Diyos. At tayo kung hihingi ng patawad sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ay tayo ay patatawarin. Ayan, amen. Kayo ba mga bata, pag nagkasala kayo sa ating Panginoon, humihingi ba kayo ng tawad sa Kanya? Ayan, tama yan. At nawa, kapag nga tayo'y nagkasala ay humingi tayo ng kapatawaran. Ngayon, handa na ba kayong makapakinig at magpuri sa ating Panginoon? Siyempre, pero bago yan, tayo muna ay mananalangin. At tayo ay pangungunahan ni Teacher Jewel. So, paano ba yan, Teacher Jewel? Dito muna ako. Ayan, mga bata, paano nga po ba manalangin? Dapat tayo ay nakayoko, nakapikit at tahimik. Panginoon. Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa araw na ito. Sa araw na ito. Maraming salamat din po. Maraming salamat din po. Sa blessings na natatanggap namin araw-araw. Sa blessings na natatanggap namin araw-araw. Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po ang aming mga guro, ang aming mga guro, ang aming mga magulang, ang aming mga magulang, at kami pong mga bata, at kami pong mga bata. Panginoon, Panginoon, nawa ang matutunan namin sa araw na ito, nawa ang matutunan namin sa araw na ito ay isabuhay namin sa araw-araw. Ay maisabuhay namin sa araw-araw. Patawad po, patawad po sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga nagawang kasalanan. Ito lang po ang aming samot panalangin, ito lang po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, ngayon naman tayo ay aawit at pupuri at sasamahan tayo ni Teacher Sheila. Hello mga bata! Magandang umaga! Andito na naman tayo para umawit at magpuri sa Panginoon. Handa na ba kayo? Wow! Mabuti kung ganon. Mabuti kung handa na. Pero bago yan, syempre, lagi naman tayo may kasama tuwing umawit at sumasayaw para sa Panginoon. Ngayon, dapat palakpakan niyo sila pag tinawag ko ang pangalan nila. Sila ay si Teacher Chin at Teacher Alisa. Wow! Maraming salamat mga bata! At mukhang kayo ay handa na rin na mag-aral ng panibagong kanta. Tama ba ako? Kung ganon, dapat lahat ay nakatayo. Tapos, aaralin natin muli yung awitin na pinamagatang Everlasting Life. Naalala niyo pa ba? Mabuti kung oo, pero huwag kayong mag-alala dahil aaralin natin ito ulit para mabigay natin yung best natin sa pag-awit at pagsayaw para sa Panginoon. Sige, simulan na natin. Una, itataas natin yung dalawa nating kamay. Ganito, for God so loved the world. Tapos lalagay sa dibdib, He loved the world. Sunod dyan, He gave His only Son. Yan, ituturo nyo sa taas yung kamay ninyo ng isa't isa. Tapos, whoever, ikakalat natin ganyan. Whoever believes, ipaglalapat natin in Him. Yan, gagawa kayo ng X gamit ang braso. Should not perish, but have. Malakas na palakpak. Tapos, bibilog ng ganyan yung kamay. Everlasting life. Napakaganda ng awitin, di ba? Sabayan natin yung tugtog. Dapat nakangiti at may pusong sumasamba para sa Panginoon. Awitin natin, for God. For God so
loved the world, He loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him should not perish, but have very good everlasting life. Ang gagaling niyo naman, mukhang naalala niyo pa ang awitin. Sige, awitin natin at sawiin natin para sa Panginoon. He loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Misa pa, for God so loved the world. Very good. He loved the world, He gave His only Son. Whoever believes in Him should not perish. Ngayon naman, aawitin natin ang Nang Buong Puso. Patuloy tayo umawit para sa Panginoon. Nang Buong Puso. Ready? Nang buong puso, nang buong lakas, nagpupuri lagi nating alalahanin ang magbigay puri sa Panginoon at tuwing naawit, dapat ginagawa natin ito para sa Kanya. Ngayon naman ay dapat nakapirme na tayo at ihanda ang puso upang makinig ng salita ng Diyos. Patingin nga ng mga handang makinig ng salita ng Diyos. Wow! Ang bibehave at ang gaganda at ang gagwapo. Ngayon, palakpakan natin ang magandang guro na magtuturo sa atin. Siya ay si Teacher Joycy. Hello mga bata! Nagbabalik na naman ako upang magbahagi sa inyo ng panibagong kwento na mula sa Biblia. Handa na ba kayong makinig? Wow! Mabuti kung ganon. Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay ang pagkakapako ni Jesus sa krus. Nagsimula ang ating kwento nang hulihin ng mga kawal ng gobernador si Jesus at ginulpi nila si Jesus. Pinatungan nila ang ulo nito ng koronang gawa sa tinik. Dinura-duraan nila si Jesus at kung ano-ano pang ginawa sa kanya. At matapos noon ay inilabas nila si Jesus sa lungsod. At pinalakad nila ito ng pagkahaba-haba, bit-bit ang mabigat na krus kung saan ipapako si Jesus. At dahil nga mga bata, dahil ginulpi si Jesus, wala na siyang lakas, kaya naman makailang beses siyang natumba habang naglalakad. Kaya naman ang mga kawal ay may nakitang lalaki. Ito ay si Simon na taga-Sirin. At si Simon ang pinabitbit nila ng krus na kaninang bitbit-bitbit ni Jesus. At patuloy silang naglakad. Nang makarating sila sa Golgotha, agad-agad na pinako ng mga kawal si Jesus. At alam niyo ba, hinihintay nila na mamatay si Jesus.
Habang nakapako si Jesus doon sa krus, may mga taong nagsisisigaw. Ang sabi nila, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili mula dyan sa krus?" Ngunit mga bata, alam ni Jesus na kinakailangan niyang mamatay para tayo ay maligtas mula sa ating pagkakasala. Pagdating ng tanghali, dumilim ang paligid. At makalipas ang ilang oras, huminga sa huling pagkakataon si Jesus at siya ay namatay. Kinagabihan, dumating si Jose na mula sa Arimatea at hiningi niya kay Pilato ang katawan ni Jesus. At ibinigay nga ito ni Pilato sa kanya at siya ang naglibing kay Jesus. At dyan natatapos ang ating kwento ngayong araw. Medyo nakakalungkot yung dulo pero mga bata, ang kwentong ito ay may bit-bit na magandang balita sa atin. Alam niyo ba kung ano ito? Ang bit-bit na balita nito ay si Jesus ay namatay para sa iyo. Siya ay namatay para ikaw ay matubos mula sa iyong pagkakasala at para ikaw ay patawarin ng Diyos mula sa iyong mga kasalanan. Hindi ba't napakagandang balita nito sa atin? Yan. Nawa may natutunan kayo ngayong araw mula sa kwentong ito. At dagdagan natin ang inyong kaalaman. Tayo ay dadako sa memory verse at tatawagin ko si Teacher Abby para tayo ay samahan. Yan. Ang ating memory verse ngayong araw ay makikita sa John 3:16. Medyo mahaba ito, pero ang kayang-kaya niyo yan. Babasahin ko muna ha. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, arali naman natin ang actions. John. Chapter 3, verse 16. Gayon na lamang. Dalawang palakpak. Kayo nga. 1, 2. Ang pag-ibig ng Diyos. Ayan, nakaganito. Sa sangkatauhan. Malaking bilog, ha? Ganun. Kaya't ibinigay niya. Ayan, tignan niyo si Teacher Abby. Ang kanyang kaisa-isang anak. Para niyo siyang iaabot. Upang ang sino mang sumasampalataya. Ayan, parang nagpe-pray. Sa kanya ay hindi mapapahamak. Kundi? Yan, isang palakpak. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, di ba? Madali lang. Mukhang kayang-kaya nyo na. Sabay-sabay tayo, ha? John. Chapter 3, verse 16. Gayon na lamang. Ang pag-ibig ng Diyos. Sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya. Ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya. Ay hindi mapapahamak. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Ang gagaling nyo naman, mga bata! Kaya naman, lagi nyong tatandaan na ang ating mga kasalanan ay binayaran na ni Jesus nang siya ay mapako sa krus. Ngayon naman, tayo ay muling aawit at sasayaw para sa Panginoon.
Ayan mga bata, nakita natin yung medyo malungkot na istorya dahil ang ating Panginoon ay namatay. Pero mga bata, sa isang banda dapat tayo'y maging masaya dahil namatay pala ang ating Panginoon para sa ating mga kasalanan. At dahil doon, ang ating mga kasalanan ay pwedeng maburang lahat dahil ito ay binayaran na ng Panginoon sa krus. Yan, kaya pala namatay ang ating Panginoon para mawala ang ating kasalanan. Pero dapat tayong maniwala sa ating Panginoon para tayo ay maging mabuti o mawala yung ating kasalanan sa kanyang harapan. Ayan mga bata, ngayon tayo dadako sa ating Gutriel. Handa ka na ba mga bata? Yup! Okay, sige ganito mga bata. Sabay-sabay natin gawin ha. Okay, 1, 2, 3, go. Be fruitful. Ayan mga bata, tayo ay maging mabunga sa harapan ng Panginoon. Bilang ganti, maging mabunga tayo sa harapan ng Diyos dahil pinayaran niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ayan mga bata, ngayon tayo ay manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata. Ayan, tumungo at tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong dugo, sa iyong buhay, na namatay, sa krus, para sa aming kasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan at tinatanggap po namin ikaw sa aming puso ikaw ang maghari sa aming buhay. Salamat po. At ito po. Ang aming dalangin. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Ayan mga bata, ang ganda ng ating napakinggan para sa araw na ito, no? Kaya sa susunod na linggo mga bata, tayo ay dadalo pa rin at magsama pa tayo ng ibang mga kalaro. Ayan, amen. Mag-invite pa tayo ng madami nating mga kaibigan kasi mas maganda ang ating mapapakinggan next week. Ayan, anong oras nga ulit mga bata? 11 a.m. Ayan, so paano ba yan mga bata? Hanggang dito na lamang. Paalam!